Hello guys, this is RG Cooking Ideas. So sa araw na ito, tayo ay magmukbang uli. So ang ating mukbang ngayon ay syempre sikat at paborito nating snacks. So meron tayo ditong sweet corn. So yan guys, sweet corn na fresh from the farm. So galing siya sa farm, manamis-namis at syempre mainit. So bago siyang laga. So pag-uusapan natin guys, kung bakit pa tayo pinagpalit ng mga taong dumaan sa buhay natin? Sino bang may pagkukulang? Siya ba o tayo? So ating paghimay-himayin at pag-uusapan yung mga bagay-bagay, kung ano ba yung mga dahilan, ano ba yung mga rason, ika nga, kung bakit ba nagsipagliparan ng mga tao na dumaan sa buhay natin. At saka, bago yan, meron pa akong mga in-interview na aking mga neighbor. So, tatanungin ko sila kung bakit ba sila ipinapalit. So, panoorin nyo po. So guys, maglalakad-lakad tayo dito sa kalsada o sa lugar. At gusto ko pong magtanong sa ilang mga tao kung bakit ba sila ipinagpalit. So, sama niyo ko guys. So guys, may isa po akong kaibigan na gusto kong tanungin kung bakit ba siya pinagpalit ng taong minahal niya. So, tanungin po natin siya guys. So, siya po si Sister Elsa. So, Sister Elsa, tanungin kita. Bakit ka ba ipinagpalit ng taong dumaan sa buhay mo? Siguro yung katangian nga, nakikita niya nga wala sa akin, nakikita niya sa iba. Kaya siguro pinagpalit niya ako. Oo, ang sakit naman. Anong pakiramdam mo nung ipinagpalit ka? Nasasaktan, pero dapat tanggapin talaga kasi yun na talaga ang nakatadhana na siguro nga yun, wala na kami talaga. So nakita nyo guys na pinagpalit siya ng taong minahal niya. Kailangan tanggapin na lang kasi nga may mga taong dadaan sa buhay natin na hindi talaga para sa atin. So anong may papayo mo nga sa mga tao na ipinagpalit? Para sa akin, yung kagay sa akin niya pinagpalit ako. Gulang lang ko sa buhay, marami pa dyan, hindi lang isa o dalawa. Marami pa dyan, makikita mas git pa. So, kaya guys, sa mga iniwan, huwag mawala ng pag-aasa dahil hanggat may buhay, may mga darating pa. So, maraming salamat sa iyo, Sister Elsa. Gusto mo mag-shoutout? Shoutout sa mga kaibigan ko dito sa Montalban. Dito sa lugar namin sa pastry. Sa asawa ko, hi! Wow! Sana all may forever. Natagpuan na niya guys yung kanyang forever. So salamat sa mga nagpalit sa kanya dahil natagpuan na niya ang kanyang forever. So maraming salamat sis Elsa. So guys, ang sunod natin tatanungin ay si Philip. So kilala siya dito sa lugar dito sa amin ay si Ading. So siya Ading, bakit ka ba ipinagpalit ng mga chika babes mo? Dahil sa LDR. Oh, na LDR ka? So anong problema sa LDR? Mahirap kasi pag LDR, minsan gusto mo siyang kasama, pero hindi mo magagawa kasi malaki yun. Oh, saan LDR ba? Sa Amerika? Iligan. Ah, layo naman. So anong gusto mong ihatid na message sa taon na ipinagpalit ka? Okay lang, sila naman ang kawalan, hindi naman ako. Wow. So anong may papayo mo naman sa mga taon na ipinagpalit? Sige, bayaan mo sila, hindi naman sila kawalan. Bayaan mo, the blessing sila dumating sa buhay mo, tanggapin mo. Wow, thank you sa iyo. So, meron ka bang gustong i-shout out? Meron ka bang mga bago? Shout out sa mga kaibigan ko. Oh, sino mga kaibigan mo? Sila lahat dito. So, pwede ka pa bang magmahal uli? Pwede pa. Oh, ilan? Ewan ko. So, guys, nakita nyo?
siya yung Prince Charming dito sa aming lugar. So, hindi siya nasisiro, hindi daw kawalan yung mga ipinagpalit siya. Sila ang nawalan. Di ba, Ading? Sila ang nawalan. Tingin ka naman dito para makita ko gapuhan mo. So, maraming salamat sa iyo, Ading o Philip, sa iyong oras. So, maraming salamat, guys. So guys, sa umaga na ito, interviewin natin si Sharon. Tingnan siya kung bakit ba siya ipinagpalit ng taong minahal niya. So siya po si Sharon. Oh, siya, bakit ka ipinagpalit? Bakit ka ipinagpalit? Hindi ako pinagpalit. Adi, ako ang... Ano yung pinagpalit? Kundi ako ang nagpalit. Asus, ginoo. Ay, sakit naman. No. So bakit mo siya ipinagpalit? Sa sobrang guwapo niya, si Duterte. Sana sabi ng kaibigan ko. Uy, ang guwapo pala ni Tatay Digong. So, shout out sa lahat ng Tatay Digong. So, anong problema ng pagiging guwapo niya? Sobrang guwapo niya? Oo. Dami kang kaagaw? Madami. Hindi lang ako. Kaya inunahan mo na. Inunahan ko na siya. Kaysa akong maunahan. So, naging wise lang siya, guys. Kaya inunahan niya. So, ano mapapayo mo sa mga babaeng iniwan? So, go, girls! So, guys, bago tayo magkwentuhan, tikman muna natin at kain tayo. Sa amin po sa probinsya, meron po kaming taniman ng mais. So, pag tuwing nag-aani kami, nagluluto kami, naglalaga kami. Tapos, ito na po yung ginagawa naming kanin. So, ginigiling po namin yung mais. Tapos, ginagawa namin kanin kaysa gumamit kami ng bigas. Mas masarap po yung kaning mais. Lalo na kung tagutom. Ito po ang sikat. Isa nilalaga namin. Tapos, nilalagyan namin ng star margarine. Tapos, nilalagyan namin ng... O kaya, ilaga namin na merong asin para mas malasa siya yung tamis at saka yung alat. Sa Rizal, marami pong taniman ng mais. So, kaya pag bumili ka ng mais dito, siguradong galing siya at fresh from the farm. So, let's go guys sa ating napag-uusapan, sa ating kwentuhan. So, ang inyong lingkod din po ay nagmahal, nagtiwala, at ipinagpalit. Oh my God! So, saan po ba tayo ipinagpalit? So, ipinagpalit tayo sa mas bata po sa atin. So, yung aking pong ex hubby ay isang lingkod ng Diyos o isang pastor. Magtaka siguro kayo, no? Kasi lingkod ng Diyos. Pero ipinagpalit ako. So sabi nga ang tukso daw po ay everywhere. So dalawa tenga natin. Either nagbubulong dito, si tukso, o kaya dito. So hindi niya nakayanan o hindi niya naiwasan, nagpatukso. Katulad nga po nung interview natin na iniwan daw niya yung kanyang ex-boyfriend dahil sa sobrang kukulukan. So, ang aking pong asawa ay guwapo dahil pinagwapo natin. Hindi ko maalam na may isnuts pala ng isang bata. So, ako po'y pinagpalit sa bata, 15 years old. Masakit, pero that time martir pa ako, hindi marunong lumaban, tahimik. Hanggang nagkasakit tayo dahil tinimpi natin sa ating dibdib yung sakit na yun. So, pinagpalit tayo sa bata. Pero, sabi nga karma always serve to those who deserve. So, naniniwala po ako o kayo siguro na mayroong karma. So, yung ginawa niya sa akin ay ginawa din sa kanya ng aking karibal. Ipinagpalit din siya. Dalawa, tatlo. Una-unahan tayo. Diba, sakit? Kasi naranasan niya kung ano yung naranasan ko na ipinagpalit sa iba.
Sumasakit kasi nga para kang napilayan. Hindi, meron kayong anak, di ba, na dapat dalawa kayo nagsusuportahan. So guys, dito na ang nangyari. So natapos na yon. Nakalimutan ko na, nabaw na sa limot lahat. So habang buhay tayo, may mga darating pa sa buhay natin na mga tao na mamahalin natin o mamuhulog ang loob natin. So hanggang after how many years? For 15 years? Nagmahal ulit tayo. So it was 2019 nung ma-meet natin unexpectedly yung tao na doon natin ibubuhos yung ating pagmamahal at pagtitiwala. So sabi ko sa sarili ko na ayoko na, kasi alam ko na walang totoo at maiiwan. Pero noong nagparamdam siya at nagsabi siya, nakita ko naman na mabuti siyang tao. So nagtiwala ulit ako sa kanya at nahulugot ang loob ko. So matagal kaming nagsama, nagbanding, kinilala ang isa't isa, hanggang sa nakapag-abroad kaming dalawa. Hindi ko naman akalain na darating din yung time na ipagpalit ka rin pala sa iba. So ipinagpalit po ako sa malapit. Although pareho kami ng bansa na pinuntahan. So ang nakakalungkot lang guys, kasi nga kailangan pa na itago. Pwede naman sabihin, di ba? Sabi nga yung, di ba, saksakin ka ng harapan, huwag ka lang saksakin ng patalikuran. So, sa mga kagaya ko na mga kababaihan, ganun lang talaga, di ba? May mga darating na tao sa buhay natin na hindi mag-stay. Sila lang yung magbibigay sa atin ng aral, sila lang yung magbibigay sa atin ng katatagan upang tayo ay magpatuloy at hindi na tayo ulit pang magpapaloko. At maging long lasting yung pagsasama, kailangan una naging Christ-centered. Si Kristo lagi yung nasa pagitan ninyong dalawa. Kasi ang bawat isa ay mayroong takot sa Diyos, takot po itong gumawa ng anumang ikasisira ng pagsasama, at ang tukso ay nandyan lang naman sa paligid. Sabi nga hindi naman lalapit ang tukso kung hindi mo rin lalapitan. Kasi kung mahal ka ng isang tao, hindi yan nahihiya na ipagsabi o ipagyabang ka. Diba? He must be proud of you. Diba? Ano pa lang yun, past is past, tapos na yun. So, mas natuto tayo, mas naging matatag tayo, at next time, don't trust too much. So, maraming salamat guys sa inyong pagsama sa akin. Nawa, may konting kaalaman kayong napulot, hindi man disclaimer lang po, hindi tayo expert. So, base po yan sa ating karanasan at saka sa mga tao na na-interview natin. Maging wise po tayo pagdating sa pagmamahal. Para sa susunod ay hindi na tayo ipagpapalit sila. So,